Mga kapatid, magandang umaga Pilipinas, magandang araw sa ating lahat. At pag-usapan natin ngayon ay yung kay Commissioner Guanzon na mag-yes daw doon sa DQ ni BBM, mga kapatid. Sa palagay nyo ba, ito na sa opinion ko lang ha, sa palagay nyo ba mga kapatid, si BBM pa rin ba ang kalaban niya? Kalaban ng COMELEC just in case na disqualify siya. Sa aking opinion lang mga kapatid, ito ah, pinag-iisipan ko maigi. Ang makakalaban ng mga COMELEC commissioner, kung sino man ang magdi-DQ kay BBM, yung taong bayan na mga kapatid, yung taong bayan na mismo ang makakalaban ng mga yan. Kung sino man sa kanila, yung nakapisto dyan ngayon sa COMELEC at i-disqualify si BBM mga kapatid, palagay natin hindi gagawa ng hakbang yung mga supporters ni BBM. Sinasabi ko nga, Metro Manila lang mga kapatid, ilang porsyento dyan si BBM sa kanyang mga survey. Kahit sa Manila, doon sa lugar ni Isko, kahit Cavite, lugar ni Pinglacson, Bicol mismo, ilang mayors ang susuporta kay BBM sa Camarines Sur mga kapatid. Sigurado nyo ba na ang mga tao sa paligid ng NCR na sumusuporta kay BBM, hindi yan magdagsaan sa Maynila? NCR, ilang milyon ang supporters ni BBM dyan mga kapatid. Norte, baka abutin yan hanggang Ilocos Norte, hanggang Cagayan Valley, magpuntaan dyan, magtagsaan dyan sa Maynila. Dyan sa kabila, south side ng Metro Manila, mga kapatid. Nandyan yung Cavite, Laguna, basta Bandaroon. Palagay nyo ba hindi magdadagsahan dyan yung mga supporters ni BBM? Kaya humanda po tayo mga kapatid. Magsihanda tayo na once na dinikyo si BBM ng COMELEC, sigurado ko yan magdadagsahan yan. Hindi tayo nananakot or hindi tayo nagmamagaling. Pero nakikita naman natin, si 20% baka tataas pa ang susuporta kay BBM. Nakita naman natin sa mga interviews niya mga kapatid, DZRH kay Boy Abunda, napakaganda ang kanyang mga sinagot mga kapatid sa anuman mga katanungan na binato sa kanya ng mga nag-i-interview mga kapatid. Palagay nyo ba mababawasan ba ang kanyang mga supporters? Anong requirements mga kapatid para pwede kang kumandidato sa pagkapangulo sa Pilipinas? Isa, natural born citizen of the Philippines. Pangalawa, registered voter. Pangatlo, able to read and write. Pangapat, at least, sabi niya dito, 40 years old. On the day of the election. Panglima, residence of the Philippines for at least 10 years. Yun po ang mga requirements para maging pangulo sa Pilipinas. Wala naman yung sinasabi doon. Yung pagka hindi ka nagbayad ng tax, hindi ka nakapile ng income tax return, hindi ka na pwedeng kumandidato para pagkapangulo. Mas mabigat pa nga ang requirements para sa mga sundalo, para sa mga pulis. Dahil ang hinahanap niya dyan, I think sa military, si Kenyar College, si 22 units ang kanilang requirements. Samantalang sa pagkapulis, I think you have to have a degree or graduate ka ng isang 4-year course na degree mga kapatid. So napakaliwanag, di ba? Alam nyo ba mga kapatid na binabantayan tayo ng buong mundo? Binabantayan tayo ng Amerika, binabantayan tayo ng Europa, binabantayan tayo ng United Nations. Kung ano mangyayari itong
darating na eleksyon. At alam naman natin, mga kapatid, lalo na po, Marcos po ang tumatakbo. Kahit naman iba pang tumatakbo, binabantayan pa rin tayo ng mga ibang nasyon, mga kapatid. Ilalo na ngayon, anak ng dating presidente ang tumatakbo sa pagkapangulo. Napakalaking bagay yan, mga kapatid. Marcos, babalik sa Malacanang. Napakalaking bagay yan sa mga ibang nasyon. Sa ibang nasyon sa mundo, mga kapatid. Kaya huwag tayong magkampante, lalo na mga kapatid natin dyan sa Kumilik. Huwag tayong magkampante na pag nadikyo si BBM, mga kapatid dyan, hindi natin alam ang isip ng mga taga-suporta ni BBM. Nakikit naman natin, di ba? Pagka may rally dyan, saan man sa Pilipinas, bumabaha ang nakapula, mga kapatid. Bumabaha ang mga sumasama sa mga rally. Kaya dapat mag-isip-isip tayo dyan. Lalo na mga petitioner dyan. Dapat naman mag-isip-isip kayo. Kung ayaw nyo po na gumanda ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, kung gusto nyo po ng mga nagpipetition dyan na ang Pilipinas ay magkawatak-watak, sige, ituloy nyo lang gusto nyo. Dahil ang gusto ng ating presidential candidate na si BBM ay pagkaisain ng bansang Pilipinas. Nakita naman natin yung tanong ni Boya Bunda doon sa political, mga kapatid. Anong sabi niya doon? Anong sinagot ni Lini doon? Sinungaling, hindi pumupunta sa mga hindi nagpapakita kung ano man mga crisis. Si BBM, mga kapatid, anong sagot niya? Ayaw niya ng gulo, mga kapatid. Ayaw niyang magsabis kung anuman mga negative na nakikita niya sa mga kalaban niya sa politika. Bagkus ang sabi niya, ang programa niya ay pagkakaisa. Ito mga ito kasi hindi marunong eh. Gusto nila, sarili lang nila ang gusto nilang umangat. Ang kay BBM, mga kapatid, isang bayan sa buong bansa, ang gusto niyang mangyari ay paangatin ng buhay ng bawat Pilipino, mga kapatid. Kaya ingat-ingat po tayo dyan. Lalo na yung mga nagpipetisyon na madikyo si BBM. Nakita naman natin ang numero ni BBM, mga kapatid, napakataas na. Sabi ko nga, prediction ko yan, baka aabot ng 90% pagdating ng eleksyon sa Mayo, mga kapatid. So yan lang muna. Again, huwag niyo kalimutang mag-subscribe, George R. Vlogs. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para sa ganun ay manotify kayo kung mayroon akong upload na video at kung magla-live stream ako, i-like, mag-share na rin itong video ito para malaman at saka mag-comment sa bandang ibaba para malaman natin ang inyong mga opinion, mga kapatid. Salamat po. Stay safe and healthy always. God bless sa inyong lahat.